What's up mga kalong? Ito na yung ating finished product. White sugar. Gagamit tayo ng itlog. Baking powder. Butter. Optional, pani ano ito? Cooking oil. Gagamit tayo na iodized salt. Iodized salt po ito. And then, gagamit tayo ng all-purpose flour and fresh milk. Proceed po tayo sa ating second step. One eternity later. Second step tayo mga kailong. Bali, kukuha lang tayo ng ating all-purpose flour. 1 kg ito. Mag-add pa tayo ng 1/2 kg ng ating all-purpose flour. Ito yung ating baking powder. Iodized salt. Halo lang natin. Magdan tayo ng white sugar. Bali, 4 nito. I-mix lang natin. Inagalo-halo natin yung dry. Yung salt, yung sugar, yung baking powder. Ito po yung ating second step na process. Bali, minimix natin yung dry na ingredients. Isitasin muna natin ito, yung ating dry na ingredients. Bali, na-mix na natin. Ngayon, proceed po tayo sa ating pagsama-sama natin yung liquid. I-add na natin yung cooking oil dito. Kung mayroon tayong butter, walang problema, mas masarap. Pero sa ngayon, optional. Gagamit lang tayo ng cooking oil. Ito yung ating fresh milk. Bali, 2 cups. Halo na natin. Bali, hindi po tayo gumamit ng tubig kasi yung aking ginamit na gatas ay liquid. Kumuha po tayo ng gloves para i-mix yung ating mga ingredients. Bali, gagawa na po tayo ngayon ng ating dough. Palibagan tayo ng ating fresh milk.
Tinanchak ko na lang mga kailong. Tapusin ko lang muna. Takpan lang muna natin 30 to 45 minutes. Iwan muna natin siya para sa ating proofing. One eternity later. What's up mga kailong? Update po tayo. Tapos na yung ating 30 to 45 minutes sa ating proofing. Tanggalin lang natin yung ating cover. Divide into 4 lang po tayo. Sa 2 kilo na all-purpose flour, hinati natin. Bali, nagkira tayo ng 1/2 kilo sa ating dusting. Magagamit natin ito para hindi po siya didikit. Imamasas lang natin. Siguraduhin po na malinis yung ating kamay. Sit aside muna natin siya. Ito tayo mag-roll. Kukuha tayo ng roll pin. Kung wala tayo pang kurma, pambilo, kukuha na tayo ng takip ng Tupperware. Kahit na ano. Yan na po, bilog na siya. At ito yung ating filling sa ating empanada. Ilalak lang natin dito sa may gilid. Kukuha lang tayo ng tinidor, paglak dito. Tapos ipipis natin dito sa may gilid para hindi po siya bumiyak. Pwede din i-ganon natin. I-plits natin dyan ganon. Ganon po ang paglap. I-plits natin dito sa dulo. Mayroon na tayong isang tray na nagawa sa ating chicken empanada. Ayan. One eternity later. Update tayo mga kailo. Bali, ito na yung ating empanada. Mayroon pa tayong tira dito sa ating dough. So mag-concentrate muna tayo sa ating chicken empanada. Magpa-fry tayo ngayon. So, i-set aside muna natin ito. Ilagay natin sa malinis na lagayan. Lagay po tayo ng dusting para hindi po siya didikit. Kalat lang natin. Ayan. What's up mga kailo? Update po tayo. Bali, ito na yung ating chicken empanada. Meron tayong 3 tray. Sa ngayon, magpa-fry din tayo ngayon. Magpapainit lang tayo ng ating wok sa ating galang. Mag-uumpisa na po tayo.
painitin lang natin yung ating mantika. I-slip natin mga kailo. Yan. Panguhin na natin. Ang ganda ng ating empanada. Palong-palo. Second batch na tayo. One eternity later. Update tayo mga kailong. Bali, malapit na tayo matapos. Apat na piraso na lang yung pipritoin natin. Last na po ito. Kaya maya lang, i-ready na natin yung ating presentation. Alamo na natin. Patayin natin yung ating apoy. What's up mga kailo? Ito na po yung ating finished product. Chicken empanada. Sana po natuhayan nyo yung aking execution sa araw na ito. Thank you for watching and I see you again. Bye bye. Shoutout po tayo. Shoutout sa mga subscriber ko at sa mga bago kong subscriber ngayon. At sa mga hindi pa nakapagpanood ng aking mga video, maraming salamat sa iyong mga komento at suggestion. Hanggang sa muli, paalam!